Welcome back again to my channel. So for today's vlog is gusto ko lang i-share sa inyo na nakuha ko na yung YouTube salary ko and I'm so very happy na dati yung sana all ko is ngayon sumahod na din ako and it is our first YouTube salary and for today gusto ko i-share sa inyo yung mga experience ko during that time kasi kumuha din ako ng mga clips ko, mga video while papunta ako para kumuha ng sahod. So kasi sa akin is kailangan ko pa mag-travel nasa city siya. So pa ako kasi doon yung bank. Dito wala kasi dito. And i-share ko din sa inyo kung anong bank ako nag-open. Kasi tayo ngayon ng mga YouTuber is need natin na mag-open ng bank account. Kasi before, yung payment method natin is pwede tayo sa Western Union and may check din and bank. Pero nung nag-start yung August 20, nag-implement si YouTube na kukuha talaga tayo ng bank account natin kasi wala ng Western Union. So yun, kumuha ako. And nag-research din ako ng mga possible bank na kung saan pwede ako makapag-open. And yung first option ko is BDO or PNB. So that time, nag-iisip ako at nagtatanong din ako sa mga kapwa ko YouTuber kung anong maganda na gamitin for YouTube salary. And guys, and guys, yung ginamit ko is PNB. So, sa mga nagbabalak na mag-open ng bank account, kasi meron din nagtatanong sa akin sa Facebook kung ano daw yung ginamit ko ba. So, sabi ko, wag na lang kayo mag-check eh, kasi matatagalan yan, promise. Bank na lang kayo. So, sa akin is PNB. So, gusto ko lang din i-share paano ako naka-open ng bank account doon. So, first thing is, meron silang requirements, which is, you need to provide 2 valid ID. Kira mo, of course. So, sa akin is, nag-prepare kami ng, para sa passbook ko. Doon, nag-inquire ako. So, yung sabi is, bakit ako mag-open ng bank account? Sabi ko, para din sa YouTube ko. So, sabi nila, if ever na gusto ko daw ng passbook, is kailangan ko mag-open ng account na 10,000. So, for regular account. So, yun. Pero, kailangan daw talaga ng regular account para papasok doon yung YouTube mo. And, nagbigay din sila ng another option sa akin if gusto ko daw mag-ATM. Kasi, mas maganda kasi pag ATM, kahit saan ka, pwede ka makawithdraw anytime. And, for example lang ha, kung meron mga emergency cases, so pwede mo agad makuha. Hindi mo na kailangan pumunta sa bank. Especially, hindi naman talaga open yung bank ng 24 hours. Unlike talaga sa ATM na pwede mo siya makuha anytime, kahit any machine. So, pwede yun. So, yun yung maganda sa ATM. So, kahit saan ka, pwede ka maka-withdraw. And, ang maganda naman sa passbook, makikita mo kung ilan yung pumapasok sa account mo. Maganda kasi pag meron ka din passbook kasi nakikita mo kung ilan yung na-withdraw mo, na-deposit mo. Maganda kasi pag ganun. Yun yung talaga yung gusto ko kasi passbook. And yun din yung gusto nila mama and ng tita ko, passbook. So, kumuha ako ng 2 bank account. So, meron akong passbook and ATM. So, ito yung passbook ko and ATM. So, ito yung ATM ko sa loob. And ito yung passbook ko. So, bakit 2 bank account? Kasi doon sa PNB, siniperate nila yung aking passbook sa ATM. Mas convenient sa akin na ATM. So,
ATM na lang kasi kahit saan ako, pwede ako maka-withdraw, kahit sa mall ako, ganun. So sabi ko, dito ko na lang ipapasok yung YouTube salary ko sa ATM. And gusto ko din kasi mag-ipon ng pera. So yung another account ko na sa passbook is dito ko ilalagay yung savings ko. So dalawa yung kinuha ko, passbook and ATM. So yun. And magkano yung sa passbook? So kailangan ka mag-prepare ng 10,000 para sa regular account para makapag-open ka ng passbook. So pwede ka diyan, pwede mo magamit yung passbook sa YouTube salary din. And yung ATM naman is for savings, 3,000 pesos. So sa akin, yung ginamit ko is ATM. So yung passbook ko is for savings ko na lang kasi gusto ko din na bawat sahod ko sa YouTube is magsisave ako ng money. So yun yung purpose ko bakit dalawang bank account. And then gusto ko din i-share sa inyo na pag sa PNB kayo kukuha ng bank account is mabilis lang din naman siya. Pero yung sa ATM is kailangan mo mag-wait ng 1 month bago nila ibigay yung ATM card kasi sabi nila is sa Manila pa daw. So kailangan pa ipa-customize ganun. So sa policy nila ata nga 1 month. So nag-antay ako ng 1 month. And then yung passbook is pag kukuha ka ngayon, automatic na makukuha mo agad yung passbook mo. So, yun. And yung maganda sa PNB is, kunyari, yung sahodan natin, naka-receive ako ng email April 21. Sabi doon, mga 6 a.m. na ata ako naka-receive na nag-send na daw si YouTube ng sahod. So, yun. And yung that time, wala diba pa akong ATM. So, ATM ko kasi naka-link doon sa YouTube. So, yung ginawa ko is, pumunta ako sa bank. Parang April 18 ako nag-open ng bank account. So, parang more than 1 month na siya. So, sabi ko, tama-tama siya. So, sabi ko, parang sabay na lang siya. Kukuha na lang din ako ng ATM. So, sahodad na din. Pagpunta ko doon is, wala pa yung ATM ko. Kasi, naabutan ako ng cut-off. Bali, March 15, yung batch na yon yung dumating. So, sabi ko is, kailangan ko na lang mag-online bank transaction. So, yung app, meron na din kasing app yung PNB na kung saan pwede mo ma-monitor yung account mo. So, doon, na-request ako sa PNB and nagkaroon ako ng account online. So, nag-apply ako doon. And, pag-check ko, kinabukasan, April 23, around 1 p.m. Hindi ko alam yung exact na oras kung kailan pinadala ng YouTube yung sahod ko. Pag-check ko doon is nakalagay na yung money ko. Added na sa account ko yung sahod sa YouTube. So sabi ko, napakabilis din pag PNB yung ginamit mo. So yun, 23 talaga na-add yung salary ko sa bank account ko. So, and then pumunta na din ako sa bank ko. So, tama-tama lang din na dumating na pala yung ATM ko din. So, yun. And hindi ako nakapag-vlog that time. Pero meron akong mga clip. So, busy kasi that time. And hindi ko in-expect na marireceive ko agad yung salary ko. Kasi nga, kinabukasan noon is Saturday. So sabi ko, pag hindi dadating ngayon na Friday, April 23, baka sa Lunes pa. So yun, dumating din siya. So masasabi ko, so maganda siya. So ang kailangan nyo lang is, kung gusto nyo mag-apply sa PNB is, mag-provide kayo ng 2 valid ID. So that time, dinala ko is barangay ID. Okay naman siya. So, and then, kumuha ako ng teen ID. So, wala pa akong ID noon. So, teen number na lang muna kasi that time din ako kumuha ng teen. So, yun. Yun lang naman yung requirements. Mabilis lang din naman yung pag-process. So, depende yan sa inyo kung gusto nyo passbook or ATM kasi pwede natin yan magamit sa YouTube. So, pag tinanong kayo na para saan, sabihin nyo lang sa YouTube kasi okay naman yun sa kanila.
So, yun lang. And gusto ko magpasalamat sa lahat na sumuporta ng channel ko. And last week, diba, nag-premiere ako. Sabi ko, baka last week din ako sa sahod. So, sumahod din talaga ako that week. So, thank you so much. So, hindi ko in-expect na ang susunod ko na premiere is about naman sa sahod ko. So, thank you sa lahat. Gusto ko din i-share sa inyo yung mga blessings na natanggap ko. So, meron kaming giveaway. Nakaraan is nag-live ako. So, kung nag-mindy ako na around 6 PM is magla-live ako. Yung iba siguro hindi sila na-update kasi late na ako nag-mindy that time and late na ako nakapag-inform. So, nag-live ako sa page ko, sa mga nakafollow ng page ko yon. So, pag-live ko, sabi ko, ay, parang hindi sila talaga na-inform. So, sa account ko na lang. And hindi ko in-expect na madami yung manonood. And I'm so happy na actually, apat lang sana yung mananalo that time. Pero, sabi ng owner ng Princess Majesty as gawin namin na 10 or 9. Abang lang kayo kasi ipapadala na namin yung edition ng Cleah Shade. So, yun. And kayo, guys, kung gusto nyo sumali, baka next time is meron kaming skincare na ipapag-giveaway. So, napakadali ng mechanics kasi nakaraan kung sino yung nandun sa live namin sa account ko. Kailangan nyo lang magpalista. So, and then huwag kayong aalis sa live kasi magbubunot ako ng mga number. Kunwari, ikaw number one, yung number mo. So, pag umalis ka doon, is hindi mo makukuha yung giveaway. Parang ganun lang yon. And then, i-visit nyo lang yung Princess Majesty. So, napakadali ng mechanics. Nasa wall ko lang. Maganda yung skincare. Promise. Maganda yun siya. So, yun yung ipapag-giveaway namin. So, abang-abang kayo sa next namin na giveaway. Magla-live kami. So, yun lang. Finally, sumahod na din tayo. And I'm so very, very happy. And sorry guys kung hindi ako nakapag-vlog that time nung kinuha ko yung money ko and gumala din kami that time. So gusto ko lang i-enjoy yung moment na yun. And gusto ko din i-share yun sa inyo na masaya ako na ibalita sa inyo na sumahod na tayo. So hindi naman siya gaano malaki pero at least, diba, yung pagod, yung hirap mo from day one na nagsisimula ka is meron din palang payback at the end of the day. Kasi yun yung sinasabi ko lagi sa inyo na God will set a perfect time that you deserve. So, just keep chasing your dreams. So, kung meron kang pangarap, so, sipag-tsaga lang talaga kasi maaabot mo din yan. And, sino naman makakapag-isip na mamonetize ako and makakasahod kasi passion ko lang din ito. So, bonus na yon para sa akin. And masaya ako na patuloy kayong sumusuporta sa channel ko. And so, yun lang guys. Meron kayong mga tanong, feel free to comment down below. So, thank you so much for watching and God bless!